At meron din po tayong isa pang estudyante na nag-subscribe ng training video sa paggawa naman po ng rope chain. At siya po ay taga Hawaii. So, ito po yung USB natin na naglalaman ng kumpletong process ng paggawa ng rope chain. 2 hours movie po siya. Hindi po comparable sa napapanood natin sa YouTube dahil yon po ay preview lang. Yan po. So, nandito po yung kumpletong process ng paggawa ng rope chain, kung ano ang mga gagamitin, at yung process ng paggawa mula pagtunaw hanggang matapos. At magsasama tayo ng 3 sizes na stainless steel pattern para sa 3 sizes din na rope chain kapag siya po ay gumawa. Nakaindikit po dyan yung mga sizes na kakailanganin, nakalista po sa likod. Hindi po natin pwedeng ipakita. Yan po. Ito pong ipinapakita natin ay ang ating sariling design at custom-made nating rolling mill. Ang rolling mill po ay pangunahing tools o kaya equipment ng isang jeweler. So, ito po ay pasadya. Ito po ay sarili nating design na ipinagawa natin sa isang machinist. So, ang advantage po ng ating custom-made rolling mill ay magaan po siyang batakin. Kapag tayo po ay nagbabatak ng malalaking gold bars o kaya silver bars. At yung kanyang roller ay 5 inches yung haba. At yung pong mga grooves ay kompleto para sa isang big chain maker. Yan po. So, ito po ay ipinagawa sa atin ng dati nating naging estudyante na nanggaling sa Jacksonville, Florida. Yan po ang patunay na siya po ay successful na sa kanyang jewelry business at siya po ay umorder ng mas malaking rolling mill. Hindi po siya comparable dito sa isa nating rolling mill na imported din. Ito po ay Italy made, yung buffalo na tinatawag natin. Yan po. Hindi rin po ito yung madaling masira na klase ng rolling mill na nabibili sa online. Ito pong buffalo rolling mill ay matibay na klase ng rolling mill. So, hindi rin po ito comparable doon sa mga nabibili sa online na mga simpleng design ng rolling mill. Pero ang advantage ng ating custom-made rolling mill, mas madali siyang ikutin, mas madali siyang batakin compare dito sa buffalo rolling mill. Dahil ang buffalo rolling mill ay mas maliliit yung kanyang gears. Yan po. At saka dalawa lang yung kanyang gear. Yan po. So, ang una nating ginawang jewelry dito sa ating rolling mill ay Franco chain.
Hindi po natin ginawa ito para sagutin yung nagcha-challenge sa atin sa comment doon sa ating isang YouTube video. Dahil wala pa raw pong nagha-handcraft ng Franco chain sa YouTube. So tayo po, matagal na po tayong gumagawa ng Franco chain. Pero ang paggawa natin ngayon, ang pagpapakita natin ngayon ay hindi po para sa competition. Kung sinong nakakapag-handcraft ng Franco chain sa YouTube. Hindi po tayo nakikipag-compete sa mga ibang jewelers. Ito po ay ginawa natin bilang sample sa isang foreigner na parating, may parating po tayong isang estudyante na tuturuan natin gumawa ng Cuban link chain, Franco chain, at saka iba pang klaseng mga chains. Yan po. So, yan po ang isa sa ating ginawang chain. Franco chain ang tawag. Ang pagtuturo po natin sa paggawa ng alahas ay makatotohanan. Hindi po basic training lang. Yan po. Dahil ang paggawa po ng alahas ay seryosong negosyo. Yan po. So yan po ang update sa ating Yaring Plateros Jewelry Training. One-on-one training po. Hindi po maramihan. Yan po. Si Yaring Platero po. Good day!